Si David at si Goliath. Ikalabimpitong kabanata. Tinipon ng mga Filisteo ang mga sundalo nila sa Soko na sakop ng Huda para makipagdigma. Nagkampo sila sa Efes Damim, sa gitna ng Soko at Azeka. Tinipon din ni Saul ang mga Israelita at nagkampo sila malapit sa lambak ng Ela. Naghanda sila sa pakikipagdigma laban sa mga Filisteo. Ang mga Filisteo'y nasa isang burol, at ang mga Israelita naman nasa kabilang burol, nasa gitna nila ang lambak. Ngayon, may isang mahusay at matapang na mandirigmang tagagat na ang pangalan ay Goliath. Lumabas siya sa kampo ng mga Filisteo at lumapit sa kampo ng mga Israelita. May siyam na talampakan ang kanyang taas, tanso ang helmet niya at tanso rin ang kanyang panangga sa dibdib na tumitimbang ng 60 kilo. Tanso rin ang nakabalot sa kanyang binti at hita, at may tansong sibat na nakasukbit sa kanyang balikat. Ang hawakan naman ng kanyang sibat ay mabigat at makapal. Ang dulo nito'y tumitimbang ng 7 kilo. Nasa unahan naman niya ang tagapagdala ng kanyang kalasag. Huminto si Goliath at sumigaw sa mga Israelita, "Kailangan niyo pa ba ng buong hukbo para makipaglaban? Ako ang Filisteo at kayo ang mga utusan ni Saul. Pumili na lang kayo ng isang taong kakatawan sa inyo na lalaban sa akin. Kung mapapatay niya ako, magpapaalipin kami sa inyo. Pero kung mapapatay ko siya, magpapaalipin kayo at maglilingkod sa amin. Ngayon hinahamon ko kayo. Papuntahin ninyo rito ang makikipaglaban sa akin." Nang marinig ito ni Saul at ng mga Israelita, natakot sila ng husto. Ngayon, may anak si Jesse na nagngangalang David. Si Jesse ay taga Bethlehem, na mula sa lahi ni Ephraim, sa lupain ng Huda. Matanda na si Jesse ng mga panahong iyon. May 8 anak na lalaki. Ang 3 nakatatanda ay sumama kay Saul sa digmaan. Ang panganay na si Eliab, ang sumunod ay si Abinadab, at si Shama naman ang 3. Si David ang bunso sa magkakapatid. Habang kasama ni Saul sa digmaan ng 3, si David ay nagpapabalik-balik sa paglilingkod kay Saul at sa pagpapastol ng mga tupa ng kanyang ama sa Bethlehem. Sa loob ng 40 araw, paulit-ulit na hinahamon ni Goliath ang mga Israelita araw at gabi. Isang araw, sinabi ni Jesse kay David, "Anak, dalhin mo agad itong kalahating sako ng binusang trigo at 10 pirasong tinapay sa mga kapatid mo na nasa kampo. Dalhin mo rin itong 10 pirasong keso sa pinuno ng hukbo. Kumustahin mo rin ang kalagayan ng mga kapatid mo roon. At sa pagbalik mo rito, magdala ka ng katunayan na mabuti ang kalagayan nila. Naroon sila ngayon sa lambak ng Ela at nakikipaglaban sa mga Filisteo kasama ni Saul at ng iba pang mga Israelita." Kaya kinabukasan, madaling araw pa lang ay bumangon na si David at inihanda ang mga pagkaing dadalhin niya. Iniwan niya ang mga tupa sa isang pastol at siya'y umalis ayon sa iniutos ni Jesse. Nang dumating siya sa kampo ng mga Israelita, palabas na ang mga sundalong nagsisigawan para makipaglaban. Maya-maya magkaharap na ang mga Israelita at mga Filisteo na handa ng maglaban. Iniwan ni David ang mga daladala niya sa tagapag-asikaso ng mga kailangan ng hukbo at tumakbo siya sa lugar ng labanan at kinumusta ang mga kapatid niya. Habang kinakausap niya sila, lumabas si Goliath, ang mahusay na mandirigma na tagagat, at pumunta sa unahan ng mga Filisteo, at hinamon na naman niya ang mga Israelita. Narinig ito ni David. Nang makita ng mga Israelita si Goliath, nagtakbuhan sila sa sobrang takot. Nag-usap-usap sila, "Nakita ba ninyo ang lalaking iyon na sumusugod para hamunin ang Israel? Bibigyan ng hari ng malaking gantimpala ang sino mang makakapatay sa kanya. Hindi lang iyan, ibibigay pa niya rito para maging asawa ang isa sa mga anak niyang babae, at ang buo niyang sambahayan ay hindi na magbabayad ng buwis sa Israel." Nagtanong si David sa mga taong nakatayo malapit sa kanya, "Sino ba ang Filisteyong iyon na hindi nakakakilala sa Diyos na humahamon sa mga sundalo ng buhay na Diyos? Ano ba ang matatanggap ng taong makakapatay sa kanya para matigil na ang panghihiya niya sa Israel?"
at sumagot ang mga tao. Tulad ng narinig mo, yun nga ang gantimpala sa makakapatay kay Goliat. Nang marinig ito ni Eliab, ang nakakatandang kapatid ni David na nakikipag-usap si David sa mga tao, nagalit siya. Sinabi niya kay David, "Bakit ka pumunta rito? Sino ang pinagbantay mo sa iilang tupa natin doon sa ilang? Akala mo kung sino ka. Alam ko kung gaano ka kayabang. Pumunta ka lang dito para manood ng labanan." Sinabi ni David, "Ano ba ang ginawa ko? Nagtatanong lang ako." Tinalikuran niya si Eliab at nagtanong sa iba para linawin ang mga nalaman niya kanina at ganoon din ang sagot na natanggap niya. Nakarating kay Saul ang mga sinabi ni David, kaya ipinatawag niya ito. Pagdating ni David, sinabi niya kay Saul, "Wala po ni isa man sa atin ang dapat na panghinaan ng loob dahil lang sa Pilisteyong iyon. Ako na po na inyong lingkod ang makikipaglaban sa kanya." Sumagot si Saul, "Hindi mo kayang makipaglaban sa kanya. Bata ka pa, habang siya'y mandirigma na mula pa sa kanyang pagkabata." Pero sumagot si David, "Matagal na po ako nagbabantay sa mga tupa ng aking ama. Kung may leon o oso na tatangay sa mga tupa, tinutugis ko po ito at binubugbog at kinukuha ang tupa. Kung lalaban ito, hinuhuli ko ito sa leeg at hinahampas hanggang sa mamatay. Nagawa ko po ito sa mga leon at oso, at gagawin ko rin ito sa Pilisteyong iyon na hindi nakakakilala sa Diyos dahil hinahamon po niya ang mga sundalo ng buhay na Diyos. Ang Panginoon na nagligtas sa akin sa mga leon at oso ang siya rin magliligtas sa akin sa kamay ng Pilisteyong iyon." Sinabi ni Saul kay David, "Sige, lumakad ka na. Patnubayan ka sana ng Diyos." Ibinigay niya at ipinasuot kay David ang mga kasuotan niyang pandigma, ang tansong helmet at panangga sa dibdib. Pagkatapos, isinukbit ni David ang espada ni Saul at sinubukang lumakad. Ngunit dahil hindi pa siya sanay na gumamit ng mga ito, sinabi niya kay Saul, "Hindi po ako makikipaglaban na suot ang mga ito. Hindi po ako sanay." Kaya hinubad niya ang lahat ng ito. Pagkatapos, kinuha niya ang kanyang tungkod, pumulot ng 5 makikinis na bato sa sapa at inilagay sa balat na lalagyan. Daladala ang kanyang tirador. Lumapit siya kay Goliat. Lumapit si Goliat kay David na pinangungunahan ng tagapagdala niya ng armas. Nang makita niyang binatilyo lamang si David, magandang lalaki at may mamula-mulang pisngi, hinamak niya ito. Sinabi niya kay David, "Aso ba ako at patpat iyang daladala mo?" At isinumpa niya si David sa ngalan ng kanyang mga Diyos. Sinabi pa niya, "Lumapit ka rito at ipapakain ko ang bangkay mo sa mga ibon at sa mababangis na hayop." Sumagot si David, "Makikipaglaban ka sa akin na ang dalay espada, sibat at punyal, pero lalabanan kita sa pangalan ng Panginoong Makapangyarihan, ang Diyos ng hukbo ng Israel na iyong hinahamon. Sa araw na ito, ibibigay ka sa akin ng Panginoon. Papatayin at pupugutan kita ng ulo. Ngayong araw ding ito, ang mga bangkay ng mga kasama mong Filisteo ay papakain ko sa mga ibon at mababangis na hayop, at malalaman ng buong mundo na may Diyos ang Israel. Malalaman ng lahat ng nagkakatipon dito na kayang iligtas ng Panginoon ang kanyang bayan kahit na walang espada o sibat. Sapagkat ang Panginoon ang makikipaglaban at ibibigay niya kayong lahat sa amin." Habang lumalapit si Goliat sa kanya, patakbo naman siyang sinalubong ni David. Kumuha siya ng bato sa kanyang lalagyan at tinirador sa noo si Goliat. Tumama ito at bumaon sa noo ni Goliat at natumbas siya ng padapa sa lupa. Kaya tinalo ni David si Goliat sa pamamagitan lang ng tirador at isang bato. Napatay niya si Goliat kahit wala siyang dalang espada. Tumakbo siya papunta kay Goliat. Kinuha ang espada nito at pinugutan ito ng ulo. Nang makita ng mga Filisteo na patay na ang mahusay nilang mandirigma, nagtakbuhan sila papalayo. Sumugod ang mga sundalo ng Israel at Huda na sumisigaw, at hinabol nila ang mga Filisteo hanggang sa Gat at Ekron. Nagkalat ang mga bangkay ng mga Filisteo sa daan ng Shaaraim hanggang sa Gat at Ekron. Pagkatapos nilang habulin ang mga Filisteo,
nagsibalik sila at sinamsam ang mga naiwan sa kampo ng mga Filisteo. Dinala ni David ang ulo ni Goliath sa Jerusalem at inilagay sa kanyang tolda ang mga armas ni Goliath. Habang pinagmamasdan ni Saul si David na papalapit kay Goliath para makipaglaban, tinanong ni Saul si Abner na commander ng mga sundalo, "Abner, kaninong anak ang binatilyong iyan?" Sumagot si Abner, "Hindi ko po alam, mahal na hari." Sinabi ni Saul, "Alamin mo kung kanino siyang anak." Nang bumalik si David sa kampo nila matapos niyang mapatay si Goliath, dinala siya ni Abner kay Saul. Bit-bit pa niya ang ulo ni Goliath. Tinanong siya ni Saul, "Kanino kang anak, binata?" Sumagot si David, "Anak po ako ng inyong lingkod na si Jesse na taga Bethlehem."